Ayan. Hello, narinig mo ako? Hindi. Narinig mo? Wala kang audio? Wala. Bigla na unmute ka. Unmute kita. Yan. Yan. Okay na. Yan, narinig nga kita. Okay na. Oh, yan, yan, yan. Wait lang, bakit hindi ako kita? Yan. Okay, okay. Kumusta ka? Sorry ha, inistorbo kita. Happy, happy birthday pala sa'yo. Thank you, Paps. Ito, ayos naman. Pagod lang. Pagod? Maraming bisita? Pagod the Philippines. At Cherry Ion. Ayun. Kita mo ba? No? The background kasi. Ah, yan, yan. Ayun na siya, Paps. Hindi ko pa siya na-charge, ha? Ano yung... Sa, bago mo gamitin, i-charge mo ng mga 2 to 3 hours. 2 to 3 hours? Para ma- oo, para magamit mo siya ng mahaba. Matagal. Ah, sige. Ayan. So, ano, tag dito, i-vlog ko to, ha? Okay lang? Oo. Ayan. So, ano to, tag dito, naglagay ako ng mga questions, ano, ng post. Ayan, yung nasa background ko. Parang interview with Andrew Schimmer. Tapos may fast talk. Mabilis lang to kasi alam ko, aalis ka ng 7 p.m., di ba? Oo, Pap. So, may mga nagtanong dito, mga fans mo, mga fanay mo. Ayan. So, bago natin, bago ko itanong sa'yo, kumustahin muna kita. Kumusta yung buhay ni Andrew Schimmer? Okay. Kumusta? Kumusta ka na, Mr. Andrew Schimmer? Ito, Paps. Actually, okay naman. Maayos naman ang buhay kahit papaano. Stressful lang kasi madaming inaasikaso every now and then. Habang walang taping. Abang walang taping. Yung anong pinaka-recent mo na ano na project? Parang yung Descendants of the Sun. Oo, ang recent ko yun, oo. Yun na, Descendants of the Sun, yung kay Ding Dong sa GMA. Yun. Pero ano ka pa rin? Contract artist ka pa rin ng GMA Artist Center? Oo, GMA naman ako ever since. Ever since, oo nga. Solid ka ano po. Ano ko yun? Mother... Second mother ko na yun. Ang GMA 7. Ayan. Meron mga gusto ring magtanong. Kumusta na daw ba ang love life ni Mr. Andrew Schimmer? Ay, Paps. Ang love life ko, matagal nang masaya. Oo nga. Nakita ko nga. And meron kang beautiful, ano, di ba? Beautiful daughter. Yes, Paps. Yung eldest ko, 13 years old na. 13 na? Oo, malapit ko na siya maging kasing tangkad. Sa akin, 8. Takan 8 years old. Paps, mabilis na yun. Oo nga eh. Samantalahin mo yung ganyang age, Paps. Pag edad ng mga 10, 11, wala na yung lambing niyan. Ako parang hindi naman kasi katulad ng mga time natin, yung mga bata ngayon, hindi mo na... Parang iba na yung mundo nila eh. Iba na yung bata ngayon. Iba na yung mundo nilang ano eh, no? Nasa digital world na kasi sila. Hindi katulad sa atin, yung mga bata tayo eh. Sanay pa tayo sa patintero, mga ganong laro, di ba? Karam ko lumaki sa ano, lumaki ka sa ibang bansa, di ba? Hindi, Pops. Ano ko, dito na talaga ako. Ah, dito sa, pa, okay. Oo, Pilipinas. Pa, ganun-ganun lang. Pero dito talaga ako. Ayun. Everything. Saan ka ngayon? Sa Manila lang? Manila. Manila lang. Okay. Oo, Manila. O sige, para hindi tayo magtagal, tatanungin na kita dun sa mga nakuha kong questions. Ngayon, dun sa mga questions na to, pipili ka ng isa kasi, di ba, mamimigay ka ng isang Cherry Ion para dun sa lucky winner mo nung episode na to. So, kung sino yung mapipili mong best question, so, yun ang ibibigyan natin ng isang Cherry Ion. Okay? Yes, let's go. So, yun. First question. Sabi ni Jaycel Cañete. What is the biggest mistake? Paps, nawala audio mo. Nawala?
Ayan. Yan. Wait, Pops, nawala. Nawala ako? Yan, Pops, narinig mo ako? Oo, rinig kita. Narinig mo ako? Ikaw wala. Wala? Oo. Ba't ganun? Yan, Pops. Yung sa'yo, Pops, wala. Meron konti, pero sobrang hina. Ba't ganun? Wait lang. Ayan, Paps. Okay na. Ayan. Actually. Bakit ano? Bakit may mga tao? Sagutin ko na ba or mamaya na? Sige, sige. Ako, Pops, ang feeling ko dyan sa tanong niya. Kasi simple lang naman yan. Kasi ang tao, minsan tayo, mapilit tayo doon sa gusto natin. Lalo na pag bata pa tayo. So, hindi natin nakikita yung dapat para sa atin. Kasi ang gusto natin, yung gusto natin. So, minsan, inappropriate tayo for each other, pero since gusto kita at gusto mo ko, ipipilit natin yan. Diba? Kahit medyo mali na siya. Then eventually, as you grow older, natututo ka sa mga experience na nalalaman mo, tsaka mo lang yung nalalaman. Na pag nagmadali ka, yun yun. Pag naghintay ka, makukuha mo yung talagang para sa'yo. Yung talagang tinadhana, kumbaga sabi niya, yung talagang para sa'yo. Bago kasi, Paps, yung wife ko, syempre marami nang dumaan din sa ating mga experiences sa buhay. So, nung time na nung wife ko, ano na ako, emotionally, tsaka mentally prepared. So, nung nakita ko siya, alam ko na agad na, ito na. Oo, yun na. Kasi, natuto ka na based on your experiences. Pero kung hindi pa rin ganun kabusog yung experiences ko, I'm sure hindi din ganun yung decision ko at that time nung na-meet ko siya. Ano na to, Pops? 14? Magpi-15 years na. Actually, oo. Oo. Maraming challenges kasi, Pops, na dumadating sa tao, lalo na sa relationship. Ako siguro ang pinaka-sekreto lang. Actually, wala eh. Walang secret eh. Feeling ko lang, just be yourself. Alam mo yun, maging totoo ka kung sino man ang partner mo, lalo na kung yung partner mo is totoong mahal mo. Maging totoo ka lang. Wala ka dapat tinatago, wala ka dapat pinagtatakpan. Kung ano yung ikaw, yun dapat yung pinapakita mo everyday. So, hindi ko yun yung pinaka-ano. Kasi yung trust, Paps, nandoon na yun eh. Nandoon na yun from the very beginning. Huwag lang sisirain. Ang nangyayari kasi, nag-uumpisa sa love. I love you love me, I trust you, trust me. And then after a while, someone will break that trust. Diba? Doon nag-uumpisa yung misunderstanding. So, minsan ma-work out yung maling nangyari. Kaso yung trust, pag nasira,
mahirap na siyang i-workout ulit. Mahirap nang ibalik yung dati. So feeling ko yun yung mga nangyayari sa mga ibang tao. Diba? Yeah, of course, I'm very happy. Very contented. Wow. Okay yun. Ako, medyo bata pa naman ako eh. So far, hindi pa naman ako nakakaramdam ng mga solid regrets. Pero, siguro ang pinaka-regret ko, siguro hindi ko ginawa ng todo yung dapat kong gawin noong mga panahon na dapat may ginagawa ako. Kasi sabi mga artista, lalo na sa lalaki, ito common to. Pagkabago ka, pag kumikita ka ng pera, tapos yung pera dire-diretso ang pasok, nawawala yung utak mo sa focus. Ang hirap magplano, ang hirap gumawa ng tama, lalo na pagka yung pera at fame and power nandoon. So ako, ang pinaka-regret ko lang, na ano ko, na una sa akin yung play. Kesa dun sa hard work. Nag-hard work naman, pero sa ngayon, ha, sa mentality ko ngayon, at that time, feeling ko kulang. Kumbaga, kulang yung execution na ginawa ko. Na sana, kung yung mentality ko noon, na mentality ko na ngayon, siguro mas marami pa akong na nabigay at saka napakita. Siguro mas level up ako ngayon, parang gano'n. Siguro yun lang yung pinaka-regret ko. Aside from that, wala naman. Hindi naman totally. Si GMA palagi namang nandiyan yan eh. Actually, ang nagiging problema lang sa GMA is yung mga artista. O yung pag hindi ka masyadong ready magtrabaho, yan. O kaya tatawagan ka, medyo hindi ganun ka-prepared yung katawan mo, tatanggi ka. So, doon nagkakaproblema ang artista. Pero GMA Network is, for me, is the best network. Kasi mabait ang mga tao at very understanding. No offense, ha, sa iba. Siyempre, love na love naman lahat. Very young, Pops. Kakabaka ba adventures? Ano ako, Pops? Nag-start ako sa GMA. Ano lang ako? 14. 14 years old. Kasabayan namin, oo, ang click. Nag-start ako talaga, Paps, noong 2001 sa Mr. Pogi. Eat Bulaga. Gentle. Ang nanalo nung batch ko, nakalimutan ko na yung name eh. Nicolette something. Kaso hindi siya nag-dredo sa showbiz eh. Noong finals namin, parang siya yung nag-champion. Ako yung second runner-up. Tapos yung first runner-up, naging artista rin for a while. Tapos nag-school din. Nag-school din eventually. Ako yung nagdire-diretso kasi na ano ko eh, nung finals, na na-discover na ako ni Tito Dogs that time, si Douglas Piano. And from there, dire-diretso na. Gusto kong laging hinahawakan. Ewan ko, mahilig ako pa sumawak sa chess. Hindi ko alam kung common sa lalaki yun, yung palagi kang gumaganyan. O kaya pag nangisipan. Yan, patibdib. Oo, Paps, nagkukumpit ako before. Oo, pero yung competition na yun, international. May mga, oo, may maraming foreigner na kasali. May Iran, may ano, iba pa. Ha?
Hyper kasi ako, Paps, eh. Si, ever since, ano talaga ako, lalo na nung teen days ko, athletic talaga ako. Lagi ako naghahanap ng mga something na, alam mo yung hindi ako mabuboard. Especially yung mga full contact. Actually, that time, yung bodybuilding, hobby ko lang, Paps. Natutuwa lang talaga ako mag-workout nung umpisa. Ang pinaka-sports ko talaga is mixed martial arts. So, tinatawid-tawid ko lang that time yung bodybuilding tsaka mixed martial arts. Eh, nung lumalaki na ako ng lumalaki, sabi nung mga trainer ko sa gym, ba't di mo i-try mag-compete? Kasi sayang yung condition mo para yung momentum mo nandun. Di tinry ko, nanalo naman ako. Mahirap po. Oh. Actually, ang pinakamahirap na kalaban sa bodybuilding is mga Iranian. Iranian, tsaka mga African-American, yung mga egoy natin na kapatid, yan, mahirap silang kalaban. Kasi iba yung muscle structure nila eh. Iba yung genes. Oo. Yung mga kapatid na egoy, pati ata pa nga nila may abs. Pati lalamunan, may muscle. Actually, Paps, iba-iba kasi ang tao eh. Kasi iba-ibang mentality natin. So, maaaring execution ko inappropriate sa kanila. Pero sa akin, Paps, mahirap itama ang mali. Kasi in the first place, mali siya. So, pag may nagawa tayong mali, ang pinaka magandang gawin natin is accept it. Acceptance. Aminin mong nagkamali ka. Aminin mo kung ano yung ginawa mo. Gaano man katindi yan. Gaano man kahirap yung ginawa mo, you need to accept it. Face it. And you need to forgive yourself. Then from then, tsaka mo dahan-dahan marirealize kung ano yung mga dapat mong gawin. Pero yun yung first. Ako yun ang ginawa ko. Forgive myself. Understand yourself. Ano yung rason? Bakit mo yung ginawa? Kung may rason ka man. Then after that, realize it. And then forgive yourself. Because you're just a human being. Lahat ng tao nagkakamali. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Lahat tayo may mga kanya-kanya tayong moments sa buhay na nagkakamali ka talaga. So you need to understand that. So yun, para makapag-move on ka ng mabilis. Nung bata ako, Paps, mas gustong-gusto kong, kasi maaga ako, Paps, na ulila. Pag malungkot ako nung bata ako, gustong-gusto ko, Paps, tumatambay talaga sa simbahan. Yung walang misa, walang tao, mag-isa ka lang doon. Mas nakakapag-isip ka ng maayos. So kung magtatanong sila sa akin kung anong mapapayo ko sa mga gano'n, yun lang. Pag bothered sila, may marami kang problema ang iniisip, may malalim kang problema, naghahanap ka ng pupuntahan mo, naghahanap ka ng tatambayan mo, punta ka sa simbahan. Suluhin mo yung walang tao. Ako ganun, Paps. Pag nandun ka kasi, iba yung presence. Eh. Masarap mag-iisip, masarap mag-elaborate ng mga bagay-bagay sa utak. Ever since, ganun ako. Ngayon lang, nung especially nung nagkaanak na ako, minimize ko na yung ganun. Ang pinaka-safe place ko ngayon, sa totoo lang, is yung kwarto. Pag nasa kwarto ako, Pop, safe na ako. Paso, oh, grabe. Eh, ngayong quarantine, actually, mas parang naging busy ako kasi, Pops, puro online. Yan nga, nagbebenta ako ng mga kung ano-ano, mga bagay na magagamit ng tao ngayong quarantine. Mga mask, especially that, cherry ayon. Para at
Oh, yes. Oo. Sa friend ko. Okay din yun, actually. Gusto ko yun kasi kaya ako sila tinutulungan. Yung, ano yun, parang Donut Give Up ang pangalan nung shop nila. Gusto ko siya, Paps, kasi half nung kinikita nung shop, tinutulong nila, chinacharity nila sa mga orphanage, sa mga batang lansangan. So, kako, okay yan. Sabi ko, kahit hindi malaki yung kita dyan, at least, sabi ko, may sigurado kayong natutulungan. Kumbaga, yung sales ng product nyo, may pinupuntahang maganda. Okay yan, Paps. Pinupush ko din yun, actually. Biggest insecurity. Okay. Dati pa, Paps, kasi yung insecurities, common na common sa amin ng mga artista. Ako, insecure na insecure ako kahit nung bata pa ako sa taong maganda ang boses. Oo, kasi Paps, talent talaga siya. Hindi siya natututunan. Sumasayaw naman ako. At siya, actually, kumakanta din naman. Kaso, iba yung taong pinagkalooban talaga ng magandang boses, Paps. Kesa dun sa mga tulad kong nagmamagaling lang. Pagkanta, Paps. So, yan, insecurity ko yan. Ingit na ingit ako sa, especially sa lalaki, Paps, na maganda ang boses, tas nagigitara. Parang, ikaw na. Oo, Paps. Oh, we're very close. Ayan si Jerry, Paps. Ang ganda ng boses ng bata ngayon at ang galing mag-gitara. Si Dance, usa pa yun. Lahat na nata ng talent, hinakot ng taong yun. Nagda-drums, nag-gitara, nagbabanda, kumakanta. Sa games, ang galing din. Palagi kapitalo. Lahat ata, magkaloob doon. Before, oh, every now and then, nagkita-kita kami. Mahilig kami mag-NBA live eh. Oh, tsaka UFC, yan. Alam mo, Paps, at first, na-experience ko talaga yan. Actually, totoo yan, hindi lang sa show business. Sa totoong buhay, nangyayari yan at maraming ganyan. Ako, para sa akin, ang mapapayo ko lang is simple lang. Umpisahan natin sa sarili natin. Kasi pag totoo tayo, didikitan din tayo ng mga totoong tao. Law of attraction. Diba? Exactly. Oo. Diba? Paps, nangyayari yan. At totoo yan. Everyday experience namin yan. Kasi para sa amin, para sa akin, you cannot please everybody. Dati kasi, nung hindi pa ako masyadong marunong sa buhay, dinidibdib ko yan, Paps. Yang ganyang pinento mo. Paps, oo. Ilang beses akong nasaktan sa tao dahil sa ganyan. And then eventually, you learn.
Tapos eventually, mauunawaan mo sila kung bakit sila ganun o kung bakit nila ginagawa yun. Maaring hindi talaga sila para sa'yo. O, alam mo kasi, Pops, para sa akin, may mga taong dumadaan lang talaga sa buhay natin eh, para turuan tayo, alam mo yun, mag-share ng experience, and then eventually, they will go. Madami, oo. Actually, oo. Hindi siya humihinto, Paps. Hindi siya tumitigil. So, nasa sa'yo na lang kung paano mo siya lalaruin. Kasi, Paps, hindi ka pwede mambastos ng tao. Diba? Paano mo hihindian yung mga ganong klase ng tao nang hindi mo sila binabastos? No? Marami ng ganyan, Paps. Yung talagang hindi titigil. Tapos darating sa point na ang ayoko lang minsan yung mga salitang yung tipong bibiling ka na talaga. Eh, gusto mo sabihin na, teka, tao po ako, hindi ako bagay. Diba? Wala akong price tag sa ulo ko. Ever since, kung may makakapanood man ito ng mga kasama sa mga nagbigay ng proposal sa akin, alam nila to, Paps. Lahat yan naging kaibigan ko. Karamihan actually, wag lang yung sobrang bastos. Kasi eventually nagugustuhan nila yung approach ko sa kanila. Pwede ako maging kaibigan, wag lang yung ganun. Masarap po akong kaibigan. Hanggang kaibigan lang. Kung kailangan mo ko as a friend, I will be there for you, especially if you're a good person. Pero kung nilalagyan mo ko ng presyo sa ulo ko na para akong bagay, eh hindi tayo magkakasundo. Yes. Oo. Totoo. So, ako, eh, since na-explain ko naman sa nang maayos, eventually, may mga nagiging kaibigan ako na ganyan. Yes, oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Especially ngayon. Kasi ngayon, napaka-sensitive na ng mga tao. Konting masabi mo na maapektuhan yung mga nakikinig emotionally, 'di ba? Mababash ka talaga. So kailangan maingat ka sa mga salita, lalo na actually hindi naman kailangan mag-ingat eh, basta bago ka magsalita isipin mo muna yung sasabihin mo, kung alam mo yun, meron ba maapektuhan dito o meron bang maaring tamaan na hindi ko kakilala. So ganun lang, kasi Paps, maraming taong wala sa mood ngayon na pag napanood nila kung for example yung sinasabi mo o ginagawa mo, ang bilis nilang maapektuhan. So, kailangan, pinapayo ko din to, Paps, lalo na sa mga kaibigan kong bago sa showbiz. Be careful. Always mean what you say and only say what you mean. Kasi hahabulin ka ng isang katerban tao dyan sa mga lalabas sa bibig mo. Yun ang payo ko palagi, Paps. Yes, oo. May sabihin ka ngayon bukas, nakakalimutan na ng tao. Diba? Exactly. Paps, abante tsaka bulgar, yan. Yan ang mga takot na takot kami na dyaryo. Ngayon, minuto lang, nasa online ka agad. Okay.
Okay. Actually, as yung yes, latest product yan, Pops, ng Cherry Mobile. Sariling gawa natin yan. Hi, guys! Yan. Ayan kasing si Cherry Ion, Pops. Kaya siya maganda. Hindi siya filter-based. So, ito muna. Ano siya? Personal air purification. So, sinusuot mo siya, of course, as a necklace para i-purify niya yung hangin sa paligid mo within 3 feet radius vicinity. So, ang lumilinis doon sa hangin sa paligid mo, hindi filter, ion. So, yung sa taas niya, meron dalawang ganito kaliit na nakataas. Yung dalawang yun, doon lumalabas yung ion niya. So, ionizer siya. Ayan, yung nasa taas. Nagre-release siya, Pops, ng 50 million ions per second. Itong 50 million ions na ito, ito yung pumapatay, number one, sa radiation, which is very dangerous and very harmful. Number two, mga bacteria at pinaka-importante, viruses. Pinapatay niya. Sa paligid, hindi lang sa mismo sa'yo lang, ha? Sa paligid mo mismo. So, pag may taong hindi nakasuot ng Cherry Mobile, tas ikaw naka, excuse me, Cherry Ion, tas ikaw naka-Cherry Ion ka, pag dumikit yung taong yun sa'yo, napoproteksyonan mo din siya. Kasi sakop siya dun sa 3 feet. Kasi maganda sa kanya, Paps, pagpalagay mo ng walang viruses or walang bakterya sa hangin, or pagpalagay na natin walang radiation, which is impossible, meron pa rin pollution, meron pa rin dust, ang daming particles sa hangin. Ang ginagawa ng Cherry Ion, Paps, ini-eliminate niya totally 99.9% ng dust particle sa hangin. So, yung mga mahilig umatsing, yung mga atsing ng atsing, mabilis magkaroon ng allergic reaction sa dust and pollution, napaka-perfect po nito sa inyo. Yung mga taong asthmatic, lalo na ngayon, mainit ang panahon, pabago-bago, biglang uulan ng malakas, iinit ng mahaba. Yung mga taong may hika, ang bilis hikain yan. Etong po, wala naman, wala. Actually, napakadali. Ano lang, Paps, Facebook, PM lang nila ako. Palagi naman akong online. O pwede ka nilang i-PM, actually. Ayun. Tapos, isa pa, Paps, kaya ko siya gusto. Ang dali niyang gamitin. Isipin mo yung sa ilalim, pag inangat mo siya, yun yung on niya lang eh. Pipindutin mo lang, i-on mo, tapos susuot mo na as necklace. You're ready to go outside. Eh, lalo na ngayon, may mga pasok na. Hindi mo masabi yung sitwasyon sa labas ng bahay. Kasi galing na nga mismo sa presidente natin, di ba? Hindi niya ma-100% Paps. Hindi niya ma-assure kung safe nang lumabas. Correct. Kaya nga lagi nilang sinasabi na as much as possible, kung walang importanteng gagawin sa labas, stay at home. Eh, paano naman yung mga nagtatrabaho, mga kapatid natin, di ba? So, tulong na din to ni Cherry Mobile. Kumbaga, sa mga papasok na, para mas maramdaman mong safe ka, alam mo yon, para mas secure ka sa sarili mo. Yan. So, ano to? Ano, gaano katagal yung, ano, parang life yes, battery niya? After. Pagkabukas sa box, Paps, kailangan siyang i-charge. Meron naman na siyang ano eh, factory charge eh. Naka-charge na yan. Kaso, minimal lang. So, kailangan mo siyang i-charge at least 2 to 3 hours. Tapos, magagamit mo na yan ng 12 hours. Nang dire-diretso. Good. Ayan, so, sa aking mga subscribers, if you want to order, just PM Mr. Andrew Schimmer, or pwede rin kayo mag-message sa page ko kung gusto niyo ipag-order ko kayo. Yes, of course. Isasabihin ko na lang kay Andrew Schimmer na gusto niyo na ito. So, magkano ba itong ano SRP nito? Yes, ang SRP po niyan is 3,500 pesos. Yes, ayan. For 3
3,500 pesos meron ka ng pang-protection sa'yo at sa mga kapamahal mo sa'yo. Overall protection yan. Correct, correct, correct. Ayan, ayan, ayan. Okay, so salamat, Pap, sa pagtanggap ng aking invitation para ma-interview ka today. Alam ko busy ka dahil birthday mo ngayong araw na ito. Pero bago tayo magpaalam sa ating ano, sa ating mga manunood, alam mo naman siguro yung fast talk, no? So, konti lang naman tong tanong na binigay sa akin ng aking mga subscribers. So, ready ka na ba sa fast talk natin, Mr. Andrew Shimmer? Sige. Okay. First one, hugs or kisses? Hugs. Lights on or lights off? Lights on. Bading o matrona? Hirap nun ah. Pareho. Safe. Para safe, no? Sex or chocolates? Sorry, Pops, nawala. Ano yun? Sex or chocolates? Chocolate. Chocolate tayo. Ano ba? Sweet person ka ba? I mean, yung mahilig ka sa ano? Oo, Pops. Sobra. Papadalan kita maraming chocolates. Sige. Nako. Last na lang, briefs or boxers? Boxers. Boxers. Ah, hindi ka ma-brief. Presko. Presko. Tama ako din eh, hindi ako ma-brief. So, ayan. Thank you so much, Pops, ha, sa pag-accept nitong interview. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo. Kasi, yeah, simula nung na-feature kita sa aking Facebook page, alam mo yun, maraming nang naging interesado dun sa Cherry Ion kasi pinapa-promo ko siya sa mga games ko sa Facebook. So ayos. So yan. Ngayon pipili ka ng isa dun sa mga nagtanong sa iyo. Ano, siguro natatandaan mo pa naman yung mga tanong kanina, no? Medyo oo. Ano sa mga tanong na yun yung parang nag-impact sa'yo ng bonggang-bongga? Feeling ko pinaka-nag-impact, Pops, saka pinaka-gusto ko yung regrets. Yung regrets? Oo. Yun. Si Charles Mark 7 yata yun. O, si Charles Mark 7 ang Cherry Ion. So, kung nanonood ka, sa'yo to, binibigay to ni Andrew Shimmer sa'yo, okay? Alright, so Pops, thank you. Alam ko, over na tayo sa time. Thank you so much for accepting this interview and God bless you, okay? Pops, thank you din. Pops, pa-subscribe na rin doon sa bagong channel ko, The Shimmers. Ah, may bago ka na. Oo, kasi parang nag-follow na din at nag-subscribe yung mga ano ko sa'yo. Oo, Pops, thank you. Oo, yeah, din dumami. Sige, ililink ko sa ano sa YouTube channel ko tsaka sa Facebook ko yung bago mong ano. Okay, Pops. The Shimmers. Tama? Ayan. Yep. Sige, Pops, thank you so much. God bless you. And see you soon, ha? Okay na tayo sa ano sa lockdown. Pasyal ka sa Pampanga or ako papasyal sa'yo dyan sa Manila, ha? Game. Nag-wakeboarding ka ba? Pops, marami akong kaibigan nag-wakeboarding. Pero ako, ang bigat ng katawang ko sa kanya. Invite sana kitang mag-wakeboarding dito sa Pampanga. Pwede naman. Sige. Oo, sige. Pag okay na, i-invite kita sa Pradera Verde dito sa Lubao. Sige. Pops, gusto ko yan. Sige, para makita ko na rin yung wife mo tsaka yung ano anak mo, ha? Oo. Sige. Tama ko sila. Sige. Maps, thank you so much and God bless you. Okay, Pops. Kami ka rin matulungan sa mga Facebook ano mo na binibenta mo sa online. Yes, hopefully. Bye-bye. Happy birthday ulit. Thank you. Thank you, Pops. Bye-bye, Pops. Ingat. Bye. Ayan, so tapos na ang ating interview kay Mr. Andrew Shimmer. Sana po ay nag-enjoy kayo sa interview ko with Mr. Andrew Shimmer, featuring of course our Cherry Mobile, the Cherry Ion gadget na panlaban sa mga bacteria, negative ions and all that. So if you want to grab one of these for only 3,500 pesos, meron na kayong pang-protection sa inyong pamilya. So, all you have to do is to, you know, message me on my Facebook page to order one of this. And ipi-place natin yung order dyan kay Andrew, ha. So, yun. Of course, meron siyang bagong channel, The Shimmers. Ililink ko na lang sa description box.
yung kanyang bagong channel para makasubscribe din tayo sa kanya. And of course, don't forget to follow ang inyong mother, Betla, you know, na masayang-masaya at nakaabot na tayo ng 500 subscribers. So, road to 1,000 na tayo, mga Betla, mga Puyaters, mga Puyateros. Big shout out sa aking mga Bebe Koy, Team Betla, Team Puyaters, Team Malyari, at marami-rami pang team kasi ang daming nagsisitawang mga team sa aking YouTube channel at sa aking Facebook fan page. So yun, kitang-kita tayo sa aking susunod na vlog. Don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga bagong videos na lalabas sa aking YouTube channel. Dito sa video na to, wala tayong promo dito, you know. It's just really an interview, what do you call that? Parang isang simpleng interview lang with a good friend of mine, which is Andrew Shimmer, na pinagbigyan naman tayo sa interview. Kahit birthday niya ngayon, pinagbigyan pa rin tayo sa interview na ito. At nagmumura po ang aking mga pimple. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba, mga Betla? Ayan, o. Oh. Sorry ha, kasi may bago akong ginagamit na produkto at talagang nilalabas niya itong mga sumpa na ito sa aking mukha. Oh, anyways, ayun nga, please do subscribe. Road to 1,000 subscribers na tayo, mga Betla. At I will see you on my next vlog. Bye! Mwah.